Maaaring sa pangarap lamang magkaroon ng mga kamangha-manghang kapangyarihan katulad ng mga nakikita natin sa mga pelikula. Ang pagkakaroon ng superpowers ay isang kathang-isip lamang. Subalit, sa ating tatalakayin ngayon, ating malalaman ang 10 bata na may kakaibang kakayahan. Mga batang ito ay maaaring hindi naglabas ng mga optical blast mula sa kanilang mga mata o magagawang lumipad pabalik mula sa lupa patungo sa kalawakan. Ngunit ang mga batang ito ay nagtataglay ng isang espesyal na kakayahan kumpara sa ibang ordinaryong bata. Number 10. The Youngest Professional Magician. Si Daniel Rhodes ay nagtanghal bilang professional magician sa edad na 9. Siya ang pinakabatang professional magician sa buong mundo. It's number 9. Mensa's Youngest Member. Si Adam Kirby ay isa sa pinakabatang miyembro ng Mensa or the International Society of Genius sa edad na 2. Habang karamihan sa mga batang 2 taon pababa ay natuto pa lamang lumakad at tumapang, si Adam Kirby, sa edad na 2, siya ay nagkaroon ng 141 IQ test. Si Kirby ay nag-i-enjoy sa pag-aaral ng iba't ibang lingwahe at pagbabasa habang siya ay naglalaro ng kanyang mga pambatang laro. Number 8, The Math Genius. Si Ruth Lawrence ay ang pinakabatang nakapag-aral sa Oxford University. Sa edad na 10, ay natapos niya ang degree sa loob lamang ng 2 taon. At ito lang, siya ang may pinakamataas na grado kumpara sa kanyang mga kamag-aral. At dahil dito, si Ruth ay tinaguri ang The Child Prodigies. At sa kasalukuyan, si Ruth ay mathematics professor na sa Einstein Institute of Mathematics. Number 7, The Musical Genius. Ang Czech pianist na si Lukas Kondrasek ay ang kaisa-isang bata na nagkaroon ng public concert sa edad na 4. Hanggang ngayon, si Lukas Kondrasek ay kasalukuyan pa ding isa sa pinakamagaling na pianist sa buong mundo. Number 6, Aurelian, the Autobiographer. Napakagandang isipin kapag ating nababalikan o naaalala ang mga magagandang nangyayari sa ating buhay. Subalit sa paglipas ng panahon, tayo ay nakakalimot sa mga bagay-bagay na nangyari noon. Sa edad na 11, si Aurelian Hyman ay ang batang naaalala lahat ng detalye sa kanyang lakara. Number 5, The Echo Locator. Maaaring ito lamang ang daredevil sa buong buhay. Si Lucas Mori ay pinanganak na bulag, kaya naman sa edad na 5, ang kanyang paninig ay ang kanyang ginagamit para malaman niya ang mga bagay-bagay na malapit sa kanya. Ginagamit niya ang kanyang dila para gumawa ng isang exam. Ito ay proseso na tinatawag na echolocation na kadalasan naman ginagamit ng mga dolphin at paninig. Number 4, Wolf Boy. Si Ramu ay isang batang lalaki sa India na sinasabing isang real-life Mowgli. Noong 1976, siya ay pinaniwalaan na nasa 10 taong gulang pa lamang ang bata ito na nirahan sa isang kabubatan kasama ang mga lobo. At sinasabi din, ang bata ito ay lumalakad kaparehan ng mga lobo at kumakain din ng mga hilaw na karne. Gayon pa man, dahil sa pangangalaga ng isang missionary charity, ang bata ito ay natuto rin magsalita at maligo. Subalit hindi pa rin mawala sa kanya ang pagiging isang lobo. Number 3, Super High IQ. 2 taon pa lamang si Jacob Barnett nang ma-diagnose sa sakit na autism. At sinasabi ng mga doktor na hindi ito marunong kahit pa ultimo pagtali ng kanyang sapatos. Gayunpaman, pinatunayan ni Jacob na nagkamali ang mga eksperto dahil ang bata ay umabot ng 170 IQ. Sa edad na 10, si Jacob ay kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo at sa edad na 13, siya ay naipublish bilang isang thesis. Number 2, Bionic Kid. Si Sol Ryan ay nagkaroon ng blood clot sa kanyang kaliwang braso habang ito ay 10 araw pa lamang. At dahil dito, kinakailangan ni Sol ng isang prosthetic arm. Subalit si Sol ay 10 araw na gulang pa lamang at walang magkasya ng prosthetic arm sa kanya. Kaya naman, ang kanyang pagiging ama ay gumawa ng isang 3D printed bionic arm
para sa kanilang anak. Number 1, the Untraceable Atas. Isang bata sa Poland na nakaligtas matapos mabalutan ng yelo sa labas ng bahay sa loob ng isang gabi. Hypothermia ang magiging resulta kapag ang katawan ng tao ay umaabot sa core temperature na mas pababa sa 95 degrees Fahrenheit. At kapag bababa pa sa 70 degrees Fahrenheit, ito ay magiging sanhi ang pagkamatay ng isang tao. Subalit ang bata ay umabot ng 50 degrees Fahrenheit ang kanyang temperatura pagkatapos mabalutan ng yelo buong magkamat. Subalit ang bata hindi namatay, kaya siya ang tinaguriang The Unfreezable Atlas. Ama sa panonood ng aking video, kung gusto mo ng mga kaibang video, i-click mo lamang sa button ito para magkaroon ka ng mga bagong kaalaman na aking ibabahagi pa sa inyo. At